Let's go! Tayo ay magtanim na naman. So, ayan, bumili ako dito ng, teka lang, palitan natin kasi ito pa rin yung sugat ko dun sa paglalagari nung kahoy, kabilang kamay yung gagamitin natin. Bumili ako dito ng Java Fern Narrow Leaf. Ayan, isang bundle to. Ito ay nabili ko for 280 pesos sa may Imus Cavite. And bumili rin ako ng Anubias Dragon Claw. Sulit to, 280 pesos. Ang dami yun, sobra. Bumili ako ng mga frog bit kaso medyo tinopak siya. So, nag-brown-brown siyang ganyan. Well, sana makarecover pa sila. Hayaan ko na lang muna silang palutang-lutang dito sa aking scape. Pero itatanim natin tong Anubias Dragon Claw and yung Java Fern Narrow Leaf. Ito ay pupunta dito sa ating tank. Kita nyo na clear na naman ang ating tank. Pagkatapos natin itanim yung mga Monte Carlo doon. Nung una, tinanga yung mga ibang aqua soil. Pero tingnan nyo, nag-clear out na yung ating tank. Like, crystal clear na ulit siya. So, sobrang excited ko na matapos itong mga tanim-tanim na to. Kasi gusto ko na talaga lagyan ng isda itong aking scape. Para alam mo yun, tapos na. Yung papanoorin mo na lang siya. Tapos, magre-relax ka na lang, ganun. Pero, for now, ayan, magtanim muna tayo. Kumukuha lang ako ng mga bulk na ganito. And, ayan, susuksok ko lang sila dun sa mga bato. Babaon ko muna to para nakalubog siya sa tubig. Ay, tanim ko na yung mga Java fern. So, nag-insert lang ako dun sa mga areas na yon, pati dun sa area na yon. Parang ni-scatter ko lang talaga siya. So, ayan, nagkakaroon na ng kulay ang ating foreground and it looks better. Kasi nga, meron ng pop of color which is yung color green. Kasi alam niyo naman, ang boring lang kapag hardscape lang, like overall brown lang talaga yung kulay. So, yung plants yung nakakapagbigay buhay dito sa ating scape. So far, so good. Gustong-gusto ko yung kinalabasan niya. Kulang pa yung plant sa ating foreground. I hope na pag nilagay ko yung Anubias Dragon Claw, ay magkabuhay pa yung plants kasi dito sa taas ay marami kayong makikitang kulay green. Lalo na yung mga Monte Carlo na yan. Kitang-kita niya na agad yung kulay nila. Medyo may nag-struggle lang tayo dito sa part na to na Monte Carlo. Like medyo na dry siya ng konti. Pero tinatry ko pa kung mabubuhay pa siya kasi in-sprayan ko lang siya ng tubig. Pero yung ilalim niyan ay basa. So perfect yan para sa kanila. So far so good. Looking good ang ating mga Monte Carlo dito sa part na to. Tapos dito din sa tabi ng mist. Sobrang ganda. Tapos dito, okay naman sila. Dito lang sa part na to yung medyo nag-struggle yung Monte Carlo. Sprayan ko lang sila ng water palagi. As in palagi. So far, hindi ako natutuwa sa aking mga frog bit. Pag di na sila nag-survive, tanggalin ko na lang sila dyan. Siguro gamitin ko na lang pang cycle ng tubig. Like pag na ano na sila, lanta. Pero kung mabubuhay pa sila, di ba, why not i-keep na sila dito sa ating shallow tank. Next na tayo, agad dito tayo sa ating Anubias Dragon Claw. Ayan, himayin ko lang sila kasi hindi ko naman pwedeng itanim ng isang kumpul na ganito. Sobrang OA nun. Pero ang ganda, di ba? What I like about this plant is kakaiba yung shape niya. Like, mukha nga siyang Dragon Claw. Which is perfect kasi spikes. Ang choice of plants ko kasi dito sa aking scape ay more on spikes and textures. Gusto ko yung mga plants na maraming texture. Gusto ko yung plants na medyo matulis yung dahon and maliliit lang yung dahon. Mapapansin nyo yung ating mini phantom ay napakaganda kasi ang ganda ng texture niya. Like medyo kulubot yung dahon niya. Perfect siya para dito sa ating tank.